Oy, nandiyan na pala kayo! Naku mga Mars, sa Facebook post last October 10, sinabi ng PSSAP Media na gustong i-legalize ni former Senator Ninoy Aquino ang rebeldeng grupong CPP-NPA. May patunay raw na video? I've said in many of my writings that the National Democratic Front, especially its militant arm, the New People's Army, has been instrumental in many social changes in our country. Ay, according naman to controversial pastor Apollo Quiboloy, nagkaisa na itong si Ninoy Aquino at saka ito si, ito si Joma Sison, pati si Bernabe Boscaino na naggrupo para buuin ang NPA. Ang mga claim na ito, misleading or nakakaligaw. Itinuturing na populist politician si Ninoy. Nakikisama siya sa mga ordinaryong tao, whatever their political leanings are. At mas naramdaman ito noong kasagsagan ng paglaban niya sa diktadorya ni Ferdinand Marcos. At eto pa, sa interview ng isang historian kay Joma Sison, sinabi nitong kaibigan niya si Ninoy a year before he founded the Communist Party of the Philippines. Nagsuggest daw ang dating senador na mag-hunger strike sila laban kay Marcos. Pero hindi pumayag si Joma. Hindi rin alam ni Ninoy na busy na pala ito sa pagtatatag ng CPP. Ayon naman sa rebel leader na si Rodolfo Salas, na pag-usapan nila ni Aquino sa isang meeting ang planong patalsikin ang diktador. Pero nang ideklara ang martial law at nakulong si Ninoy, natapos ang lahat ng usapan at walang konkretong aksyon na nabuo. Totoo rin na ginusto ni Ninoy to welcome communists into the electoral process. Pero may limitasyon. Ayon kay Ninoy, may karapatan ang mga rebelde na makilahok sa eleksyon and to share their ideas. Pero ibang usapan na raw if they resort to violence after that.